Ayan. Kasama mo kami. Ayan. Habang kaka, ano? Congratulations sa iyo. Naku naman. Kasi so last week, nagpaano ka na naman. Congratulations. Naku, siyempre, magkakaroon pa bago. Thank you. Embrace ko lahat yan habang dumadating. Ang galing. Iba't ibang genre. Okay, thank you. Pero parang ito naman talaga yung isa sa mga forte mo, na yung comedy, na LGBT, ang team. Mas malapit siya sa akin, I guess, kasi horror, takot ako eh. Diba? Ito talaga pinapanood ko. Tsaka malinaw sa akin na gusto ko talaga may kantahan sa dulo to. At malinaw sa akin na kapag dumibok ang puso yung kanta. Oo. Oo. Pinaglaban ko talaga. Ako pa kumausap kay yung composer si Aaron Paul. Siya composer nandito ako. So nasa States na siya. So chinat ko pa siya. Aaron, payagan mo na akong gamitin yung kanta. Pero di ba ang rights? No. Si Aaron Paul ang may hawak ng publishing. Oh wow. So, yung recording, Viva ang may hawak. So nag-bayad pa kayo for that? Mm. Tapos si... Kaya gusto ko yung version ni Donna. At si Kimpi, kausap mismo si Donna. Oh wow. So may bas-bas naman. Yes. Alam mo reaction namin noon? Very regal at Viva nung araw. Ha? May proud na. Dati kasi tama yung sinabi ni Kimpi sa mga... Lagi may beats. Hindi, yun talagang peg ko. Sinabi ko kay Kimpi eh. Gawin natin yan yung may pagkantahan sa dulo. Pero sabi ko, itatawid ko yan. I-justify ko kung bakit may kantahan. In fair. Benta sa amin yun dahil naabutan lang. Throwback, diba? Dati lagi yung pagsasasasyon. Talaga? Yung mga beach? Okay. Yung mga Andrew E, lahat meron sa beach. Oo. Tama. So habang meron kang streaming na live stream, ito naman papanood sa sinihan next week na, di ba? Correct. Buti nga eh. At least isa pa nasa streaming, isa nasa sinihan. Oo, magkaibang platform. At magkaibang magkaiba. Anong reaction mo kaninang saya-saya ng mga tao? Pinupuri po, di ba sila hitumayo ang ganda ng sinabi? Sobra ako na... Kasi... Uy! Honestly, doon ako pinakatakot. Mas takot ako dito kaysa live screen na... Na screen. Diba? Mas mahirap magpatawa. Oo. Kasi live screen parang alam ko na eh. Nabibuild up yan. Dito talaga pinaparamdam ko. Matatawa ba sila? Tawa na nyo. Natawa naman. At saka at the right points. Ang hirap ang katawa. Ibang-iba yung perfect nila. Ibang-iba yung... Actually, hindi ko ma-imagine na iba ang gaganap. Kasi si Christian ang dala niya dun sa role is... Ang maganda kay Christian, napaka naive kasi nang dating eh. Alam mo wala siyang tinatago. So hindi lang basta magaling, mukha siyang sincere. Tapos ganoon rin si Kimpi. Gusto ko kay Kimpi kasi talaga sinabi ko sa kanya, Kimpi, challenging to ah. Kasi dramatic moment pero may punchline. Diba? May pa-moisturizer. Galing-galing ni Kimpi. Pero sinabi ko sa kanya, sabi ko, Kimpi, kung lumaki ka na puro mading ang kaibigan mo, maintindihan mo to. Kasi totoo to, diba? Pag makabading ang kaibigan at umiiyak ka, papatawanin ka eh. Hindi ka sasabayan ng iyak, papunchline ng mga bading. So ganun ang, sabi ko, ganun ang nature ni Jaime. Parang huwag ka magdrama. Diba? At sobrang galing ni Kim. Ang galing. Perfect talaga siya. Yung pagkuha ng nail cutter. Oh God. Kimpi, medyo effort to. Kailangan makukuha mo yung nail cutter na hindi bibitaw yung drama namin until sabihin mo yung andumi ng kuko mo. Diba? Galing. At ikaw ang nagpabalik sa kanya dahil 2008 para last movie niya. Imagine. Yes. Minessage ko siya. Minessage ko si Tita Malu. Tapos, minessage ko siya. Na, yun, sana bumalik. Wala ka ibang na-impression na? Or that man? Or wala. Ang honestly, dun sa Popsicle si Kimpi talaga, dun sa Dali, ang tagal naming timplahin kasi yung role. So si Christian, ano na, para nakaset na kami. Ang nahirapan ako, ganong ka-effeminate. Kasi, ingat, challenging is, effeminate pero dapat kiligin ka eh. So, buti naman na itawid kasi nga, ang galing nila. Murongong eksena, nakakatawa yung mabagal na, yung remix ng ano, Charm Jar na mabagal. Oh my gosh, Ronggo! Nakakatawa. Nag-work, takuawa rin, just nag-work.
Actually, like, ano, but, thankful din ako sa Viva kasi mga songs na, ano, may tumulong sa akin sa Viva Music, si Matthew. Ginagahan niya talaga akong padala na padala. Kasi reject ako na reject. Ikaw pumipili. Oo. Ang ganda nung kay, ano, kay Katrina. Diba? Kaya, I think nag-swap dahil ginagahan niya. Pero nung una, tagal. Until pinapanood ko sa kanila yung rough cut para makita nila kung bakit. So, may dalawa ka pang upcoming, diba? Meron akong yes, may gawa na yung isa. Actually, ang nasa post production namin apat. Nagawa mo? Hindi, hindi sa akin. Okay. Meron akong utang sa Viva na movie. May dalawa sa akin doon. Tapos wala ka pa na simulan doon. Next year na ako. Okay. Yun yung dalawang mong big ano. Kota na. Bigay ka nga ng ano man yan, mag-idea kung ano yan, yung dalawa. Yung isa is a romantic drama. Drama naman. Na-miss ko rin ang drama. Oo. Ang wali mo ba distance? Distance. O, sino dyan? Wala pa eh. Merong ina-ay, pero kasi depende kung magtutok mo ang schedule. And then yung isa, actually meron akong, well, sana matuloy. Basta musical siya. A full musical. Maraming music. Oh, wow. Yes. After gawin mo itong movie, saka kami nag-exit? Actually, matagal ko gusto mag-musical. Yun yung genre na frustration ko kasi sarili mo lahat ng genre, titignan. Galing. Oo, oh, yes. Oh, why not? Yes. Kaya meron musical lang natitignan. Kaya abangan namin yung sex, ano mo ha? Toto sex film mo. Sige. Sige, go, go. Diba? Tapos, bakit nasi-check mo rin yun? Sa OnlyFans, talaga. Huwag naman. Yung pwede naman sa Viva, ma. Carry naman yun. Sino sa musical? Meron ka na dyan? Wala pa eh. Binubuo pa lang yung... Ayun, binubuo pa lang talaga. Who's doing the music? Ha? Who's doing the music? Wala pa kaming... Kasi before... Iba-iba yung ginawa kong approach eh. Sa mga pinroduce ko dati, may isang... Like yung sa ano, babaeng allergic sa wifi, si Keiko lahat. Okay. Tapos dun sa... Ano, sa Game Boys, di ba si Emerson. Yung nagsulat. Pero dito, license. Oo. So... Ano na ba Emerson dito? Shane Scoring. Oh, Shane Scoring. Shane Scoring. Actually, gusto kong gawin, sitcom. Sitcom, kasi dalawang pamilya siya eh. Ang saya. Bumburi ka, tsaka puro mga veterano ng sitcom. Sitcom ako, ano? Pwede nga. Ay, lalabas natin doon. Kimpy at Katya. Cute, ano? Ang galing rin ng ano. Gusto ko yun. Iisang eksena lang sila together, yung naglilinis. Pero buong-buo yung nag-gets mo na naging sila. Diba? Ganun-ganun yung mga artist. Pero may tanong si Anna, ano ba naging, nagkaroon sila, parang sila nagkaroon ng anak? Yung gusto niya pang i-ano, explore. Gusto mo pa i-explore? Panty sisters! Panty sisters ang backstory. Yes. Si Christian, yung bata. Oo, actually. Yung batang kimchi. Yun. O, oh, mag-invite ka na direct. Oh, please watch. Yun talaga, please. Please, panood kayo ng Market of X, man. Please, panood na kayo ng Wakanda para tapos na. Na-showing sa lahat ng sinihan ngayon. Oo, showing yung sa lahat ng sinihan. Pero ulit nyo na, para, you know, next week, Market of X, man na. Okay, November 16. Tapos kasi sunod-sunod na yung after that. Yung Star Cinema na movie, yeah. Tapos MMF. So, sana talaga bumalik ang mga tao sa sinihan na. Thank you. Thank you, Derek.